Di ba yung North Korea, mahilig silang magpalipad, ng magpalipad, ng magpalipad ng missile nila, mga tol. Eto ngayon, no? Missile ng North Korea. Handa nang pabagsakin ng Japan, mga kapatid. Hindi na sila uubra dahil ngayon Japan ay naglabas na ng mensahe na tutugon na sila dun sa paulit-ulit na ginagawa ng North Korea. Ano tong gagawin nila, mga tol? Pababagsakin daw nila, mga tol, yung mga missile na paliliparin ng North Korea. Yan ang ating papanoorin at bibigyan ng reaction video mula rito kay Maharlika TV. Yan kung nakikita ninyo, mga tol. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At dito na rin, mga tol, kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video sa iba't ibang mga topic, information at mga balita. Mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may mga bago tayong ganitong video. Huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Handa ng pabagsakin ng Japan ang kahit anong missile na ilulunsad ng North Korea kapag pumasok ito sa kanilang airspace. Bunso dito sa naging sunod-sunod na mapanghamong paglulunsad ng mga ballistic missile ng North Korea. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, madalas pong nagkakaroon ng restriction ang ating mga video lalo na sa ganitong mga topic. Yes. Kaya napakahalaga po para sa amin ang pagbibigay ninyo ng like. Back to the video. Nito lang nakaraang linggo, kapatid, nagbabala ang Ministry of Defense ng Japan na wawasakin o mano nila ang anumang North Korean missile na papasok sa kanilang teritoryo. Mm-hmm. Ito ay matapos ipaalam ng Pyongyang ang mga plano nitong paglulunsad ng satellite sa pagitan ng May 31 at June 11. Ayon sa report, mga kapatid, mariing sinabi ng pamunuan ng Japan na magsasagawa sila ng mga mapanirang hakbang laban sa ballistic at iba pang mga missile na kumpirmadong dadaan sa kanilang teritoryo. Mm-hmm. Ibig sabihin, talagang buong-buo na ang desisyon ng mga Hapon na dudurugi nila ang anumang missile na manggagaling sa North Korea. Kung inaakala ng North Korea na malakas na sila at advanced na ang technology nila, itama muna nila yung calendar nila. Japan to, no? Japan. Lubusang pinaghahandaan ng Japan ang sinabi ng Space Development Agency ng North Korea noong nakaraang taon na tatapusin ito ang mga paghahanda para sa reconnaissance satellite sa darating na April 2023. Mm-hmm. Plano umano ng North Korea na ilunsad ang kanilang satellite patungo sa Yellow Sea sa may silangan ng China Sea at Luzon sa Pilipinas sa isang lugar sa labas ng Exclusive Economic Zone ng Japan. Ngunit ayon sa Chief Cabinet Secretary ng Japan na si Hirokazu Matsuno, ang sinabing satellite na ilulunsad ng North Korea ay isa daw nakakapinsalang missile na itinatago lamang bilang satellite. Mm-hmm. Napakalaking banta raw nito para sa seguridad ng Japan at kung susundin ng North Korea ang plano nitong maglunsad ng missile, lalabag ito sa mga resolusyon ng Security Council ng United Nations at magiging seryosong provokasyon. Dagdag pa ni Matsuno, naglabas na ng kautusan ang Defense Ministry at Self-Defense Forces ng Japan kung paano paghahandaan ang mga ballistic missile ng North Korea. Halimbawa rito, ang kanilang pagpapakalat ng mga baterya ng Patriot Missile Defense at Aegis Destroyer na mayroong kakayahang dumepensa sa ballistic missile particular na sa mga katubigan sa paligid ng Nansi Island ng Japan. Isang archipelago na umaabot mula sa katimugang dulo ng pangunahing isla ng Japanese Kyushu sa timog malapit sa Taiwan. Maliban dyan, kapatid, nakikipagtulungan na rin ang Japan sa Amerika at South Korea at magkasamang hinimok ang North Korea na huwag nang magtangkang gumawa pa ng mga bagay na nagbibigay ng malaking banta sa seguridad ng mga karatig nitong bansa. Agad ding nagsagawa ng isang emergency na pagpupulong ang National Security Council ng South Korea kasunod ng abiso ng North Korea sa mga plano nitong maglunsad ng missile. Hinimok din ng Foreign Ministry ng Seoul ang North Korea na bawiin ang plano nitong maglunsad ng satellite sapagkat isa raw itong seryosong paglabag sa mga resolusyon ng UN Security Council at isang halatang illegal na aksyon na hindi mabibigyang katwiran sa ilalim ng anumang dahilan. Noong kalagitnaan ng Abril, mga kapatid, isang North Korean missile test ang nagdulot ng pangamba sa northern main island ng Hokkaido ng Japan matapos ang emergency alert system ng gobyerno ay nagbabala sa mga residente na magtago. Napag-alaman din na ang missile na inilunsad ng North Korea ay isang bagong long-range solid fuel na ICBM o intercontinental ballistic missile na mayroong kakayahang magdala ng conventional at nuclear na mga warhead. Diba? Yung mga pinapalipad kasi nitong North Korea, mga tol, eh talagang panggera, no? Sinetesting nila at sinusubukan nila. Ngayon, sabi ng Japan, sabi ng South Korea, kunyari lang yan sinasabi nila na ito ay satellite, diba? Pero ang totoo niyan kasi, ano daw yan, mga missile daw talaga. Diba? Eh, sino ba naman magtitiwala basta-basta dito sa
makasariling mundong bansa. Di ba? Yung calendar nga nila, ibang-iba sa calendar natin, di ba? Meron to kasing sariling mundo eh. Yung mga pinaggagawa nila, kahit nahihirapan na yung mga mamamayan nila, tuloy pa rin yung gobyerno nila sa pagdevelop ng mga armas nila, na tila bagay nasa panahon sila ng kaguluhan, di ba? Kapayapaan na dapat ngayon eh. Ito naman, lunsad sila ng lunsad ng ganyan. Bagsak naman din ang bagsak, di ba? Ang problema, minsan bumabagsak sa exclusive economic zone ng mga karatig bansa nila. Matagal na pong napupundi hindi lang ang Japan kundi maging ang maraming mga bansa sa animo'y paglalaro na lang nitong si Kim Jong-un sa kanyang mga missile. Mm-hmm. Walang pakundangan itong nagsasagawa ng mga missile test na parabang walang kapitbahay na napipirwisyo sa kanyang mga kalokohan. Nagbigay na ng babala kapatid ang Amerika hinggil sa mga ginagawang paglulunsad ng missile test ng North Korea. At ngayon naman, ang Japan na rin mismo na malapit lang na kapitbahay ni Kim Jong-un ang naburyong na at gusto nang pumalag. Ito nga ay sa pamamagitan ng pagpapasabog umano sa mga missile na ilulunsad ng North Korea. Alam natin kapatid na talagang tigasin itong si Kim Jong-un. Mm-hmm. Sa Amerika nga, napaulit-ulit na silang binibigyan ng warning pero hindi niya ito pinapansin at patuloy pa rin sa paglulunsad ng mga missile. Kaya naman titignan natin ngayon kung talaga bang hindi niya rin papansinin ang babala na binitawan ng bansang Japan. Minsan ang pinatunayan ng mga Hapon kung gaano kalakas ang kanilang loob at katapang pagdating sa pakikidigma. Mm-hmm. Matatandaan mga kapatid na noong World War II na kahit batid nilang napakalakas ng Amerika pero sinubukan pa rin nilang bombahin ang base militar nito sa Pearl Harbor na nagresulta pa nga sa pagkasawi ng libo-libong mga Amerikanong sundalo at napakaraming lumubog na mga barkong pandigma. Batid din naman natin na talagang nangamba ang Japan sa mga ginagawang paulit-ulit na paglulunsad ng missile ng North Korea, lalo na yung mga missile na mayroong nuclear warhead, sapagkat minsan ang naranasan ng bansang ito ang lupit ng pinsalang dulot ng sandatang nuklear. Tama. Ngunit kung talagang ipipilit pa rin itong si Kim Jong-un na maglunsad ng mga missile na tutungo sa airspace ng Japan, titignan na lang natin kung ano ang susunod na mga mangyayari. Yung mga missile parang laruan ni Kim Jong-un yan eh, paulit-ulit niya pinapalipad at tuwang-tuwa siya kapag nagtatagumpay lumipad. Ikaw kapatid, ano kaya sa palagay mo ang susunod na magaganap kung sakaling ang mapabagsak ng mga Hapon ang gagawing susunod na missile test ng North Korea na dadaan sa airspace ng Japan? Mm-hmm. Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pa-subscribe na rin sa ating Munting Channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Alright mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa video na napanood natin? Tunay nga na pagdating dito sa tapang at pagdating sa pakikipaggera, veterans at batikan na rin itong Japan mga tol, na talagang na-control lang sila ng US dahil nagkaroon sila ng kaasunduan mula nang matalo sila na lilimitahan na nila yung sa kanilang army at syempre hindi na sila makikisali pa sa kung ano man ang kaguluhang magaganap. Pero nitong mga nakaraan, tila bagay pinapayagan na rin sila, di ba? Dahil talagang naglulunsad na sila at nagde-develop na sila ng mga panibagong teknolohiya pagdating sa mga sandata. Di ba nung nakaraan nga, may video tayong pinanood, meron silang bago na multi-billion dollars na hypersonic missile, mga kapatid. Itong dine-develop ng Japan. So kapag ang Japan nagsalita na sinabi nilang lahat ng paliliparin ninyo, pababagsakin namin, lalo na pag dumaan yan sa aming airspace, tututuhanin nila yan mga tol. At ano naman kaya ang mafe-feel nito ni Kim Jong-un na parang batang naglalaro lang ng kanilang mga missile, no? Walang pakialam kung may naiistorbong kapitbahay. Alam mo yung kapitbahay mong parang paputok ng paputok, no? Tapos ikaw, naiistorbo ka na sa ingay niya. Parang ganun eh, no, mga tol. Anong masasabi ninyo rito, mga tol? Comment kayo sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out!